Okay, magandang hapon. At kumusta po kayo? Alam niyo, napapansin ko pag Sabado ng hapon, mayroong problema kapag makakain ako ng marami, kahit yung aking hinihandang topic, mayroon akong struggle. Kasi hirap din akong may papaliwanag. Tama talaga yun. Mas maganda pa nga pag hindi ako nakakain. Yung clear yung aking mind sa pagpapaliwanag pagdating sa pagmaraming inaantok ko. Iwan ko rin kung hindi din kayo aantokin. Pero ngayong hapon, pag-aralan natin ang dalawang chapter sa Biblia, ang chapter 21 at saka chapter 22 ng Apokalipsis. Kasi kung inyong papansinin ang Biblia, ay mula chapter 1 hanggang chapter 2 ng Genesis, hindi pa pumapasok ang kasalanan. At kailan pumapasok ang kasalanan sa chapter ng Bible? Sa chapter 3 ng Genesis. At mula chapter 3 ng Genesis, natatapos ang kasalanan, tatapusin ang Panginoon ng kasalanan sa Revelation 20. Yung dalawang chapter, chapter 21 at saka chapter 22, ibabalik ng Diyos ang kalagayan ng tao na wala ng kasalanan. Kaya pagbabasahin ninyo yung chapter 20 ng Apokalipsis, doon na sinunog na ang Diablo. No? Sinunog na ang lahat ng mga anghel, sinunog na rin ang lahat ng mga makasalanan. Tatapusin ng Diyos ang kasalanan at ang makasalanan. Kaya, paborito kong ipapaliwanag itong dalawang chapter. Kapag tayo maliligtas na, anong larawan kapag maranasan natin yung buhay na walang hanggan? No? Pero bago tayo dadako dyan, tayo po muna ay manalangin. Yuyuko tayo sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa hapon pong ito na mapakinabangan namin ang mga oras ng araw ng Sabat, hindi para sa aming pansarili, kundi mapakinabangan namin ito sa pag-aaral sa inyong mga salita. Pagpapalain ang paksa na aming tatalakayin, ang dalawang kapitulo ng Biblia, ang chapter 21 ng Apokalipsis at ang chapter 22. Aming hangad, Panginoon, may babalikan namin tanaw sa mga talatang ito. Ilalarawan namin sa hapon pong ito ano kaganda ang inyong pangako. Ano bang klaseng buhay mayroon kami kapag kami makakaranas na sa pangako ninyong buhay na walang hanggan. Umaasa kami, Panginoon, na sa hapon pong ito, muli kayong mali namin ipanalangin, pangungusap namin sa inyo. Kasihan kami ng inyong banal na Espiritu na sa aming pagtuturo, kapiling namin ang banal na Espiritu, siya mismo ang mangangasiwa, na sa aming pangangaral, kayo ang makikita na aming batayan ang aming mga aral. Hinihiling din namin yung pangasiwaan ng aming mga kapatid na nakikinig sa hapon pong ito, nawa ang pag-asang ito, panghahawakan namin sapagkat malapit na ang panahon na ginagalawan namin. Malapit na ang katapusan ng sanlibutan, tulungan ninyo kaming mabuhay na karapat-dapat bilang isang banal sa inyong harapan. Salamat, Ama, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Salamat sa pagtugon ninyo sa lahat naming kahilingan. Pinapanalangin po namin ito, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Isa sa mga talata, pero bago tayo dadako sa dalawang kapitulong ito, atin munang ikakonsider ang mga talatang ito. Anong sabi ni Apostol Pablo? Alam niyo sa Biblia, may mga panahon din na sa paglilingkod natin sa Panginoon, normal yan na mayroong wilderness. No? In every Christian experience, there is a wilderness experience. Napapansin ninyo ang bansang Israel, pinalaya sila mula sa bahay sa pagkaalipin, dinala sila sa bundok ng Sinai, binigay ang 10 utos para magiging batayan nila sa kabutihan. Mayroong standard of righteousness. Tapos, habang sila naglalakbay mula sa bundok ng Sinai, dumaan sila sa wilderness experience. Oh, normal yon. Kahit si Jesus Christ nakakaranas ng wilderness sa kanyang paglilingkod. Pero, nang doon ang tukso sa wilderness, normal yan. No? Kaya nga, kung mayroon, minsan nagkakasala tayo, nabibiktima ng kaaway, pero hindi pa katapusan. Pwede pa tayong tatayo. Pwede pa tayong babangon at magpapatuloy sa ating paglalakbay. Pero wag na wag na kapag tayo'y makakaranas ng wilderness experience, babalik tayo sa Egypt.
No, ito yung nangyayari sa ibang mga mananampalataya. Pero ngayong hapon, titingnan natin ang paglilingkod natin. Nakatingin tayo dapat sa malayo. No? Ang ating paglilingkod, kailangan goal-oriented tayo. Hindi natin, kapag mayroon tayong makikita sa ating buhay ngayon, ay alam na natin nakasama yan sa ating buhay. Kasi sinasabi naman ng Panginoon. Pero ito yung gusto kong talata sa Biblia, at palagi ko itong ginagamit kapag ako'y nagtuturo. Paglalarawan kung ano ang buhay natin sa hinharap. Na ito yung sabi ni Apostol Pablo, datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata, ni narinig man ng tainga, ni pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. So ano daw yung inihanda ng Diyos ng mga bagay sa atin? Mga bagay na hindi pa narinig ng tainga. So, ngayong hapon, ang ituturo ko sa inyo, mapapakinggan ninyo. No? Pero kung ano ang mga bagay na inyong mapapakinggan ngayong hapon, higit pa ang inihanda ng Panginoon sa inyo. Diba? Ano man ang aking babanggitin ngayon, kapiraso lang yan. Diba? Napapansin ninyo? Kasi ang inihanda ng Diyos sa inyo, hindi pa narinig ng inyong tainga. Pumasok sa inyong puso. No? Kasi lahat tayo, ini-imagine natin yung langit. Ano bang buhay ko doon sa langit? No? May kukumpara na ninyo ngayon. Kasi ano bang buhay ninyo ngayon? O ikaw nanay, ilang taon ka na ngayon? O, 69. Diba, pwede mong bababalikan yung iyong karanasan. Ako din, ako 48 na ako ngayon. Pero pag titingnan ko yung aking karanasan, wala akong magandang karanasan na nagiging masaya ako ng matagal. No? Ang buhay natin, puro struggle. Maraming mga problema, maraming mga challenge. Pero ang sabi ng Panginoon, ang mga bagay na hindi pa nakita ng mata, narinig ng tainga, ito yung mga bagay na inihanda, no, sa inyo, sa akin, na mga taong nagsisiibig sa Kanya. Alam mo, tinitingnan ng Panginoon sa atin, sa ating paglilingkod, ang pag-ibig natin saan? Sa ating Diyos. Kasi napapansin ba ninyo mayroong isang guro, isang rabbi lumapit sa Panginoon? Ang dahilan, hindi magtanong para magkakaroon ng kasagutan. Ang dahilan kung bakit siya lumapit sa Panginoon, para sisiluin niya ang Panginoon. Sabi niya, Guru, ano ba ang dakilang utos sa kautusan? Pero anong sabi ni Jesus? Ano bang nabasa mo sa kautusan? Paano ba ito sinasabi? Siya din nagsagot sa kanyang tanong. Magaling ang Panginoon, no? Pag magtanong ka, minsan bababalik ta rin ni Jesus yung tanong, minsan ikaw yung nagtanong, ikaw naman ang sumagot. Sabi niya, ano bang nabasa mo sa kautusan? Paano ba ito sinasabi? Sabi niya, ito yung utos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. No? Ito ang pinakauna at unang utos. No, ang ikalawa, ibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. No? Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautosan ni ang mga propeta. Mapapansin ninyo, ano bang basihan ng Panginoon sa ating rewards? Ano bang basihan ng Diyos sa mga bagay na inihanda niya sa atin? Alam niyo yung basihan? Yung pag-ibig natin sa Kanya. Kung gaano kalaki yung pag-ibig natin sa Diyos, ganun ang Kanyang gantimpala sa atin. No? Alam niyo, lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, pagdating natin sa langit, ating i-evaluate, ano bang nagawa ko sa Panginoon? Bakit ako nandito ngayon sa langit? Pag i-evaluate natin sa lahat nating nakikita sa langit, sa sulat ni Ellen G. White, no? Yung inihanda ng Diyos sa atin, ikukumpara sa ating nagawa sa Panginoon, ay manghihinayang tayo. Bakit? Kakaunti lang pala ang ating nagawa sa Diyos. Pero dahil sa Kanyang habag, makapunta tayo saan? Sa langit. Kasi ang ating kaligtasan, habag lang yan ng Diyos. No? Nagdalang habag siya sa taong makasalanan. Kaya na naliligtas tayo. Kaya nga, ito yung magandang talata na ating pagbulay-bulayan.
Yung mga bagay na hindi nakita ng mata, narinig ng tainga, ito yung mga bagay na inihanda ng Diyos, no? Dito tayo sa mga pangako ng Panginoon. Ano bang isang pangako? Ano pang ibang pangako ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, huwag magulumihanan ang inyong puso. Oh? Anong sabi niya? Mananampalataya kayo sa Diyos at mananampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. At kung hindi ito, ako'y paparoon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At ako'y paparoon at may paghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Anong sabi niya? Muling paririto ako upang tatanggapin ko kayo sa aking sarili. Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay naroroon. No? Sa sulat ni Ellen G. White, the longing desire of God is to dwell among God's people. Ang longing desire talaga ng Panginoon. Sa totoo lang, ang iniisip natin, tayo ang naghihintay sa Diyos. Naghihintay tayo kay Jesus Christ na darating. Pero hindi ba ninyo alam na hindi talaga tayo ang naghihintay sa Diyos? Si Jesus nananabik na darating at kukunin na tayo. Ang problema lang, ang karakter natin, yung karakter ni Kristo, hindi na-reproduce sa kanyang church. No? Hindi nakikita ang kanyang karakter. Si Jesus ang naghihintay sa atin. No? Pero si Jesus naghahanda ng tahanan. Sabi ni Jesus, huwag magulumihanan ang inyong puso. Kung tayo naglilingkod sa Diyos, si Jesus din naglilingkod saan? Sa atin. Sa santuario sa langit. Sabi niya, sa English, in my Father's house are many mansion. Tatanungin ko kayo, ano bang mas malaki? Mansion o bahay? Mansion. Pero bakit nakasulat sa talata, maraming mansion sa bahay ng aking ama? Ang issue kasi dito, bahay ng Diyos, hindi bahay ng tao. Kasi pag bahay ng tao ang pag-usapan, malaki ang mansyon. Pero pag bahay ng Diyos, maraming mansyon doon. Ibig sabihin, sa bahay ng Diyos, maraming kondominyum doon. At kapag papasok tayo doon sa langit, mayroon tayong kanya-kanyang kondominyum. I-imagine na ninyo kapag maliligtas kayo, ang inihanda ng Panginoon, mansyon. No? Mayroon kang sariling kondominium, sarili mo talagang pangalan. Sa sulat nga ni Ellen G. White, diba, nang binuksan ng Panginoon ang ikapitong silyo, diba, mayroong pitong silyo. Nang binuksan niya ang ikapitong silyo, ano bang pangyayari? Nagkakaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Ano bang ibig sabihin noon? Ang kalahating oras, sabi ni Ellen G. White, isang linggo yun. No? Kapag darating ang Panginoon sa ating planeta, mayroong kalahating katahimikan sa Diyos ng isang linggo. Kaya nga ang imagination ng iba, aalis si Jesus doon Sabado, darating siya dito, Merkulis. Tapos pag-akyat niya, Sabado na rin, nandoon na tayo sa langit. Yun yung imagination ng iba. Pero hindi naman nagiging malinaw sa sulat ni Ellen G. White. Basta pagbubuksan na ng ikapitong silyo, ay magkakaroon ng katahimikan. Tahimik sa langit sa loob ng pitong araw sapagkat lahat ng mga anghel sa langit at pati yung kaluwalhatian ng Ama, kasi pagbabalik ang Panginoon, tatlong kaluwalhatian eh. Kaluwalhatian ng Ama, kaluwalhatian ng Anak, at kaluwalhatian ng mga anghel. No, mapapansin ninyo, ibig sabihin, mayroon talagang katahimikan pagdarating ang Panginoon sa ating planeta kasi lahat ng langit interesado sa ating paglipat mula dito sa lupa papunta saan? Sa langit. No, mapapansin ninyo ganun ang ating kalagayan. Kapag darating ang Panginoon ay kukunin na tayo at sa sulat ni Ellen G. White, habang tayo naglalakbay, no, nababasa ko yung special na grupo. Yung 144,000 nakatayo sila na siparit talaga sila na naggrupo ang 144,000 habang palalin pa akyat papunta sa langit. At kapag tayo na daw dumating sa langit, ito pa yung pangyayari sa description ni Ellen G. White. Si Jesus mismo ang pagdating natin sa langit kasi yung ascension, anong ascension sa Tagalog? Ang pagkayab yun sa Bisaya, ano sa Tagalog? Pag-angat natin, pangat bang bangit niya?
Pagpanhik natin papunta sa langit, pagdating natin doon sa langit talaga, dadaanan natin yung mga iba't ibang planeta. Di ba? Madaanan siguro, makikita natin yung 9 planets sa ating solar system. Pagkatapos sa ating solar system, mayroon pang iba ding mga solar system pa. Dadaanan natin. O pagkatapos sa ating galaxy, sa Milky Way galaxy, mayroon pang ibang galaxy dadaanan natin. No, hindi natin alam kung saan si Enoch nilagay. Basta si Enoch nandun sa planeta na 7 buwan. Pagdating natin doon sa langit, sabi ni Lindsey White, ito yung kanyang paglalarawan. Pagdating natin sa langit, ay si Jesus talaga mismo ang magbukas sa langit. No? At pagbuksan ni Jesus yung pintuan sa langit, ito yung sinasabi niya. Kapag tayo'y imbitahan na ni Jesus na papasok, kasi siya talaga ang mag-imbita sa atin. Hali kayo na pinagpala ng aking Ama. Saan ninyo na mababasa? Sa Mateo 25:34 ata yan hanggang 40. No? Magsiparito kayo, kayong mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian na inihanda sa inyo mula pa ng itinatag ang sanlibutan. So ibig sabihin, itong tahanan ng Diyos na mansyon, inihanda na ito before the foundation of the world. Itong tahanan ng Diyos, nakahanda na yan. Sabi niya, magsiparito kayo, kayong mga pinagpala ng aking Ama. Manahin na ninyo ang kaharian. Inihanda sa inyo buhat ng itinatag ang sanlibutan. At mayroong sinabi si Jesus dito, pinaspasok yung mga pinagpala sapagkat ako'y nagugutom, inyo akong pinakain, ako'y hubad, inyo akong dinamtan, ako'y nauuhaw, pinainom ninyo ako, ako'y taga-ibang bayan, pinatuloy ninyo ako. No? Mapapansin ninyo, ano ang kalagayan ng mga naliligtas? Sila yung mga Kristiyano na pinapractice nila yung practical Christianity. Sila yung mga Kristiyano kung ano yung turo ginagawa. No? Pero yung mga Kristiyano sa ano mula 41 hanggang ano, magsilayo kayo mga sinumpa. Magpasaapoy kayo na walang hanggan, inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel sapagkat ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinainom. Ako'y hubad, hindi ninyo ako dinamtan. Anong mga taong ito? Mga ano yun? Makasarili. Kaya nga kapag tayo naglilingkod sa Diyos, tapos tayo makasarili, pinapakita na hindi tayo anak ng Diyos. Na ang ating pag-uugali, nagpapakita na tayo ay hindi niya mga anak. Kasi ang mga anak ng Diyos, hindi makasarili. Bukas kamay, naglilingkod. Yun yung, ano, kasi ang ating Panginoon, naglilingkod, tayo din, naglilingkod. At yun ang magmamana. At sabi ni Lindsey White, kapag tayo'y papasok sa gate na yun, no, at ang mga daan puro ginto, damang-dama natin na tayo ay mayroong karapatan. Pagpasok natin sa langit, damang-dama natin na mayroon akong karapatan. Bakit mayroon kang karapatan? Saan mo kinuha ang iyong karapatan? Dito sa pangako ng Panginoon. Huwag magulumihana ng inyong puso. Mananampalataya kayo sa Diyos, mananampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, mayroong mga tahanan. No? Kung hindi ito gayon, hindi ko ito sasabihin sa inyo. Pero ako'y paparoon. Ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung makapaghanda na siya, anong sabi ni Jesus Christ? Muling paririto ako. Sa anong layunin? Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, the longing desire of God ay mananahan siya kasama natin. No? Ito yung ano ng Panginoon. Alam niyo, kinasasabi ka na ng Diyos na manahan. Kasi sa totoo lang, ito lang ang ating planeta na nahulog saan? Sa kasalanan. Nabibiktima sa kasalanan. Ang anak ng Diyos sa ibang planeta, hindi ganun. Pero tayo lang ang nakaranas ng ganitong kasalanan, pero ang Diyos gumawa ng paraan. No? Niligtas niya tayo kahit malaking kawalan ng langit. Anak ng Diyos, magiging tao, mamatay para sa tao, maghihirap para sa tao, para ang tao maliligtas. Kaya yung quotation na ano, nagugustuhan ko, the Son of God become the Son of Man so that the Son of Man will become Son of God. Nakipag-barter ang Panginoon sa ating kalagayan.
Ang anak ng Diyos nakaupo sa trono, pinaglingkuran pero hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para lang maabot niya ang tao na nahulog sa kasalanan. Ang sino mang mananampalataya, magkakaroon ng isang pribilehiyo na magiging anak ng Diyos. At alam niyo kapag tayo maliligtas, anak na tayo ng Diyos. No? At sa sulat ni Ellen G. White, yung wanted na mga anghel na binagsak kasama ni Satanas, ang kanilang kalagayan, tayo ang kapalit. No? Kaya nga sa Biblia mayroon tayong saktong bilang. Kasi kung ano kadami ang nahulog ng mga anghel, tayo ang kapalit. Magiging espesyal na rin tayo. At tayo'y kapiling na sa Diyos magpakailan, kailanman. Ngayong hapon, ating pag-aralan, ito yung lahat ng mga maliligtas. Ito yung lahat ng mga nagtatagumpay sa paglalakbay. Ito yung lahat na, sila yung nagtatagumpay at gusto ng Diyos na tayo'y magtatagumpay. Nang ipinanganak tayo ng ating mga magulang, nagtatagumpay na tayo. Diba? Nang lumabas tayo sa ating ama, milyon ang dami natin. Diba? Yung sperm cell. Pero nung nagiging binubuntis tayo ng nagtatagumpay na tayo. Kaya nga, sa pasimula pa lang ng ating buhay, nagumpisa na yung ating tagumpay. Pero dito tayo namumuhay sa sanlibutang makasalanan. Kaya nga, kailangan pa rin nating magtatagumpay. At ito yung gusto ng Panginoon, tayo magiging magtatagumpay. Napapansin ba ninyo yung history ng seven churches sa Apokalipsis? Ang panalangin palagi ng Panginoon, ang magtatagumpay, ang magmamana ng mga bagay na ito. Kasi sa lahat ng henerasyon ng kasaysayan ng kanyang bayan, gusto ng Panginoon na tayo'y magtatagumpay. Saan ba tayo dapat magtatagumpay sa buhay na ito? Hindi dapat magtatagumpay sa kahirapan. Kasi ang ating iniisip, saan ba ako magtatagumpay sa kahirapan? No, sa pagtitiis? No, hindi. Saan ba tayo dapat magtatagumpay? Ha? Yung kapatid, saan iniisip mo na magtatagumpay ka? Laban saan? Laban sa kasalanan. No? Ang gusto ng Panginoon, mamumuhay tayo na ang kasalanan hiwalay sa atin. Katulad ng ating Panginoon. Ang pinaka-goal talaga natin, mamumuhay tayong katulad ng ating Panginoon. Pag sabihin ninyo, Brother John, bakit ako nagkakasala? Pareho tayo ng struggle. Huwag ninyong sabihin si Brother John ay, alam ninyo, pag lalong nagsisikap ka, nagtatalaga ka sa iyong sarili, lalong ikaw ang nagiging subject o object ni Satanas sa kanyang atake katulad ni Job kanina. No? Pero si Job, nang siya nagiging object sa atake ni Satanas, ay malalim yung kanyang relasyon sa Diyos. At ito yung dito tayo magtatagumpay. Ang ating pagtitiwala sa Diyos, ito yung magdadala sa atin sa pagtatagumpay. Kasi sa buhay natin bilang Kristiyano, lamang tayo. Saan tayo nakalamang? Mayroong nakalaang dugo na maghuhugas palagi sa ating kahinaan at kasalanan. Magkakasala tayo, kaya pag magkakasala tayo, huwag palubugin ng araw. Magkakaroon tayo dapat ng daily evaluation. Anong nagawa ko kanina? Paano ba ako nagsasalita? Paano ba ako tumingin? Anong ginagawa ng aking kamay? No? Saan ba lumakad ang aking paa? Ang aking bibig, paano nagsasalita? I-evaluate mo yun. At isusuko mo sa Panginoon. Panginoon, no? Linisin mo uli ako sa iyong dugo na matutulog akong malinis sa inyong harapan. Gawin mo akong karapat-dapat. Kinabukasan, ganun uli ang iyong gagawin. Hanggang isang araw, ayaw, hindi na maaaring gagawa ka pa ng kasalanan. Kasi ang kasalanan ay hindi na komportable sa iyong puso. Hindi na komportable sa iyong isipan. Naghahari na ang Panginoon sa iyong puso. At dito ang ating pagtatagumpay. Ito yung mga taong papasok sa langit. Lahat na nagtatagumpay. Unang ipinanganak pa lang tayo, champion na tayo. Kaya pananatilihin natin ang ating pagka-champion. No? Tuloy-tuloy na. Alam niyo, sa paglilingkod sa Panginoon, ako merong prinsipyo.
Kaya nga sa akin pagtuturo sa YouTube, karamihan, tinuturo ko yung prinsipyo ng Diyos. Paano ba tayo? Kasi magtatagumpay tayo sa isang bagay lang. Isang bagay lang kasi ang nagpagpahiwalay sa atin. Kasalanan lang. Kung yung kasalanan ang dahilan, yan ang ating panagumpayan. Di ba? Kasi pag mapanagumpayan natin ang kasalanan, ano na ang iyong kalagayan? Banal na. Ang mga banal, siyang magmamana sa buhay na walang hanggan. No? Mayroon akong topic sa YouTube, yung patungkol sa perfection. Posible po ang pagiging perfecto. No? Si Abraham, marami akong mga tao na paborito sa Biblia. Isa na yan si Abraham. No? Si Abraham ay, saan ba nanggagaling ang pamilya ni Abraham? Sa pamilyang mga hintil. No? Nagsumasamba sa Diyos-Diyosan pero tinawagan siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Abraham sa chapter 12 ng Genesis, sabi niya ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa bahay ng iyong magulang, sa bahay ng iyong kamag-anakan. Pupunta ka sa lugar na aking ituturo sa iyo. Hindi alam ni Abraham kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Pero nagiging masunurin siya. No? Kasi ang Israel, galing yan sa pagano. Nagmula kay Abraham, pagtitingnan ninyo yung magulang ni Abraham, mga pagan yan, nagsisimba yan sa mga ribulto, mga larawan, pero tinawagan siya mula doon. Kasi ang kasaysayan ng iglesia, ang ibig sabihin ng iglesia, no, ay called out, no, kahal ata yan sa Hebreo, tinatawagan sila mula sa kasalanan, tinawagan sila sa papunta sa kabanalan. Kaya nga mayroong transition period mula sa pagiging pagkaalipin sa kasalanan sa pagiging malaya sa kasalanan papunta saan? Sa kabanalan. At sabi ng Panginoon, no? At gagawin kita pagpapalain kita at ikaw ay gagawin kong pagpapala. Ang layunin ng Panginoon kung bakit mayroon siyang church, ito yung kanyang object sa kanyang pagpapala. Pagpapalain niya tayo. Pero ang layunin ng Panginoon, tayo din ay magiging pagpapala. Ito yung hindi naintindihan ng marami. Bakit tayo nandito sa iglesia? Ano bang layunin ng Diyos? Bakit ako tinawagan? Mayroon tayong gawain. Pagpapalain ka ng Panginoon, at pagkatapos ka niya pagpapalain, hinihintay, tinitingnan ka rin niya na ikaw ay gagawin niyang pagpapala. Yun yung pagkatawag sa bansang Israel. Pero ang bansang Israel, hindi na ano. At mapapansin ninyo, sa Hebrew 11:10, si Abraham ito, he looked for a city which hath foundation, whose builder and maker is God. Hinihintay ni Abraham ang isang syudad na ang nagtayo at gumawa, hindi tao. Kundi, Diyos. Kung inyong pag-aralan din ang buhay ni Abraham, mayaman si Abraham ha, kasi pinagpala siya. Ilang daan o mga katulong ni Abraham. No, maraming nag-aalaga at ang mga katulong nila kapag manganganak, katulong na rin nila. Kaya dumadami ang kanilang mga katulong, pinaglingkuran siya ng maraming katulong. Pero napapansin ba ninyo, si Abraham nagtatayo ba ng isang magandang tahanang bungalo? Katulad ng ating kapanahunan ngayon, no, nagtayo ba siya ng mansyon? Saan ba nakatira si Abraham? Sa tent. No? Bakit sa tent lang siya nakatira? Kontento na si Abraham. Kasi bilang mga mananampalataya, dapat kontento tayo. No? Ano ng Panginoon? Iba yung ating paghandaan. Katulad ni Abraham. Tinitingnan niya yung syudad, titira siya doon. Nang nagtayo at gumawa, hindi tao, kundi Diyos. Kaya nga, kung bakit kontento na si Abraham, alam niyo tayo ngayon dito sa lupa, marami tayong ambisyon. Kasi gusto nating titira saan? Sa lupa. Gusto natin dito tayo mag-reside. Iniisip natin magtagal tayong titira dito. Pero hindi na magtatagal. Kukunti na lang ang panahon. No? Mamumuhay tayong katulad ni Abraham, titingnan natin ang isang syudad. Kaya nga, sa malayo, tinitingnan niya. No? Bilang Kristiyano, goal-oriented tayo. No? Ano bang aking ipupundar ngayon? No? Ano bang buhay na gagawin ko ngayon? Kaya nga ito yung aming ministry sa YouTube, nangyayari yan. Sa isang pangarap. No? Kasi ang
kapag pagpapalain tayo sa Panginoon ng espiritual, malaki din ang iyong responsibilidad. Katulad ko, mayroon akong kaloob na mangaral. No? Hindi din pwedeng hindi ako mangaral. Kasi bakit? Pananagutan ko ito saan? Sa Panginoon. O, hahanapin niya yan. Pinagkatiwalaan kita. Napapansin ba ninyo yung mga talentong binigay ng Panginoon? Ang isa, binigyan niya ng 10. No? At kapag babalik ang kanyang Panginoon, hahanapin ng Panginoon yung 10. No? Mayroong isa, binigyan ng 5. Oh, saan na yung 5? Kasi sigurista yung nagbibigay. No? Gusto niyang mayroong tubo. No? Dalawa. Mapapansin ninyo, pero yung binigyan ng isa, yun na lang ang natitira, tinago pa. Pero hinahanap pa rin ng Panginoon. Kaya nga sa ating paglilingkod, titingnan talaga ninyo, ano bang binibigay sa akin ng Panginoon? Huwag ninyong itatago. Gagawin ninyo yan sa paglilingkod. Alam ninyo, at kapag gagamitin ninyo sa paglilingkod ang inyong mga talento, palalaguin ng Panginoon yan. Imumultiply ng Panginoon. Kasi ang talent, sa sulat ni Lindsay White, mamultiply ito by use. Now, for example, ang awit ni ang kay Brother Ricky ay pag-awit. Mga ilang taon, hindi na siya kontentong aawit lang. No? Gusto na rin niyang mangangaral. Bakit? Nung kanyang pinag-igi ang talento niya, dadagdagan ng Panginoon. Mapagkatiwalaan ka dyan, dagdagdagan natin. No? Munti-munti. At doon ang kasayahan sa paglilingkod sa Panginoon habang minumultiply ng Panginoon. Hindi tayo maglilingkod na walang ginagawa. No? Marami tayong gawain. Alam niyo sa inyong bahay, oh, marami tayong pulyeto sa ating conference, hihingi tayo sa ating mga district pastor. Hihingi tayo ng pulyeto, pamimigay lang. Tapos natin pamimigay, panalangin. Ganun lang ang gagawin natin, nakagawa ka na. No? Sapagkat ang ano natin, hindi tayo taga rito. Tandaan natin bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo palaging, ano, hindi ang ating pagkamamamayan hindi sa lupa. Kundi ang ating pagkamamamayan, saan? Sa langit. Kaya ating pag-aralan ngayon, yung dalawang chapter, pero bago pa dyan, no? But ye are come unto the Mount of Zion. Ito yung sulat ni Apostol Pablo. Napaliit yung sulat ko. Sabi niya, lalapit tayo sa bundok ng Sion. Ang siyudad sa buhay na Diyos. Ang makalangit na ano? Jerusalem. Ito yung ating pag-aralan ngayon, yung makalangit na Jerusalem, na doon sa Jerusalem, ang mga anghel na hindi mabibilang. No? Ang anghel daw doon, hindi mabibilang. Kaya pagdating natin sa langit, huwag ka nang magsubok na bibilangin mo pa yung anghel. Kasi, no? So nakasulat sa Biblia, sa Jerusalem, sa kalangitan, na ating pag-aralan ngayong hapon, nandoon yung hindi mabibilang na company of angels. Sabi niya, to the general assembly and the church of the firstborn, which are written in heaven, and to the God, the judge of all, and to the spirit of just men made perfect. No? Mapapansin ninyo, nandoon ang iglesia na nakatala sa langit, yung panganay na iglesia. No? Na ito yung ang Diyos na hukom sa lahat at ang espiritu sa lahat ng mga taong pinasasakdal. Kasi ang makapasok talaga sa langit, yung mga taong pinasasakdal. Sakdal, pinabanal. Alam niyo yung ating kabanalan, hindi naman yan sa ating sarili. Nagiging banal lang tayo dahil sa dugo ni Kristo. No? Kaya nga, nakalaan palagi, hindi ibig sabihin kaya nga ito yung nagtatagumpay. Ang pangalang Jerusalem, ito yung dalawang root words na dyan siya nanggagaling. Ang Jero, ang kahulugan niya, city. Ang Salim, no, kapayapaan. Kung ating pag-aralan yung dalawang salita, yung Jerusalem, maintindihan na natin. City of Peace. Na mapapansin ninyo, siyudad ng kapayapaan. Pero napapansin ba ninyo ang Jerusalem ngayon? Gulo pa rin sa Jerusalem sa Israel, no? Mayroong mga gera, minsan bigla lang mayroong bomba, no? Pero ay, hindi yan ang pag-aralan natin dito sa Jerusalem sa Israel. Ang Jerusalem na ating tatalakayin ay ang Jerusalem saan? Sa langit. No? At ititingnan, kasi gusto ko ngayong hapon, bibigyan kayo ng pag-asa. Alam niyo pag ako'y pupunta sa mga churches,
ang aking itinuturo kasamang pag-asa at pagpapalakas paano ninyo mapanagumpayan ang kasalanan. Kasi ito lang talagang numero uno nating problema. Hindi yung maraming nagiging Christian behavior na palaging sumisimba pero walang pagsisikap sa kabanalan. No? Mayroong maraming mga taong nasa simbahan pero hindi spiritual. Ang kailangan natin sa paglilingkod, tayo'y magiging spiritual na hindi lang tayo membro sa iglesia. Maraming naglilingkod sa iglesia, mga membro lang ng iglesia. No? Kasi ang dalawa kasi ang grupo sa iglesia. Ano yung isang grupo? Ang isang grupo ay trigo, ang isang grupo ay paninirang damo. Kaya mangyayari kayo sa sulat ni Lindsay White, mangyayari kaya na ang lahat ng membro sa iglesia gagawa sa gawain ng Panginoon? Sabi ni Lindsay White, yun ay hindi daw mangyayari. Yung ating hinihintay ay hindi talaga mangyayari. Bakit hindi mangyayari? Dalawa nga ang grupo sa iglesia. Nung nagtanim ang Panginoon ng mabuting binhi, mayroon ding kaaway na nagtanim ng masamang binhi. Kaya dalawa talaga. Mayroon talagang kontrahan. Pero normal na yan. Kasi napaligiran talaga tayo ng patibong, no? Na tayo'y mabibiktima. Ang layunin ng kaaway, alisin ang ating mga mata sa pagtitiwala sa tagapagligtas. Kasi pag maalisin natin yung ating mata sa pagtitiwala sa tagapagligtas, wala na. Biktima. Kaya nga sabi mo, sister, kanina, paano nangyayari yun? Tapat siya noon. No? Naglilingkod siya noon. Pero bakit ngayon inalis ang kanyang mga mata sa tagapagligtas? Tumingin sa makasanlibutan at doon na nakapokus. Posible yun. No? Kaya wag nating iwala. Kaya nga, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. No? Kaya yun yung ano natin. Yung nga, titingnan natin, babalik tayo doon kasi pinag-aralan natin kanina ang tahanan ng Diyos, yung bahay ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, sa bahay ng aking Ama, mayroong tahanan. At kung ating babasahin yung chapter 21, nakita ito ni Juan. Pinakita sa kanya ng Diyos. At hindi lang pinakita, sinukat pa. No? Ating titingnan kung paano ang pagkasukat. Sabi niya dito, "And he that talk with me had a golden reed of measure, had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof." So, yung nakipag-usap kay Juan, mayroong dalang panukat para sukatin ang bayan. Yung kanyang gate, no? At ang wall, sinukat nila. And the city, light four square. At ang syudad, anong pagkatayo ng syudad? Parisukat. Ano bang ibig sabihin ng parisukat? Kwadrado. Pariho ang sukat. Ayan nga, yung ating tiles, ganyan. Ang pagkatayo ng bayan ay parisukat. Ang kanyang haba at ang kanyang luwang ay magkasukat. At sinukat niya ang syudad. Anong sukat ng syudad? 12,000 furlongs. Ano yun? Sa kilometro, yung 12,000 furlongs, mahirap. Ano man yan? Mahina tayo sa math, sa engineering ng mga pagsukat, hindi natin alam. Yung 12,000 furlongs sa Catholic Bible ay 2,400 kilometers. Sa miles naman, sa mga ibang translation, 1,500 miles. No? Nang ako ay nag-Bible study sa Calamba, yung interest ko doon binabible studyhan, topic ko ang Jerusalem. Sabi ko, ilang kilometro dito, Brad, mula Calamba hanggang Maynila? Sabi niya, kung hindi ako nagkakamali, nasa 56 kilometers Calamba to Maynila. Sabi ko, ilang araw kaya yung 56 kilometers lalakarin mo? 56 lang yan, ha? O, sabi niya, ang isang oras pala, kapag mabilis kang maglakad, nasa 5 to 6 kilometers kapag mabilis ka. Sabi niya, siguro mga nasa 10 oras mula Calamba lalakarin hanggang Maynila. Kung street yon, kung palikuliko pa, napakatagal. Pero ano kalaki yung syudad?
2,400 kilometers. Isang side lang yun. Di ba? Kasi parisukat yung ano. Pag sa 400 pa lang nga, kaya mo bang lakarin yan? Ng isang araw, hindi mo kayang lalakarin yan. Di ba? Kaya nga napakalaki yung ano. Kaya nga sinabi ni Jesus, in my Father's house are many mansion. Dito natin maintindihan. Napakalaki. No? Puro siyudad. Papapansin mo, mula sa Calamba, city na yung Calamba. Pagdating mo sa Santa Rosa, city na rin yan. Pagdating sa Binyan, city na yun. Sa Muntinlupa, city pa rin yun. No? Sa Sukat, city pa rin. Papapansin, daming city na yung pupuntahan, papuntang Maynila. Mapapansin ninyo, ito isang city lang. Napakalaki. 2,400 kilometers. Napakalaking siyudad yan. Kaya nang sinukat niya yung bayan. And sinukat din niya yung bakod. At ilang ang sukat niya? 144 cubits. Hindi ko rin naintindihan yan. No? Sabi niya dito, according to the measure of man, that is of the angel. Mapapansin ninyo, may bakod yung siyudad. At ating titingnan pa, ang kasunod, kaya nga ito yung pagporma ng siyudad. Kung ating titingnan ang bagong Jerusalem, ay wala na ditong kasalanan ha, natatapos na ang kasalanan. Ito yung pagporma ng siyudad, ang kanyang haba at luwang magkakasukat. Ating, at kung ating ano, made of pure gold yan. Ang siyudad ay gawa lang ng isang materialis, dalisay na ginto. No, mapapansin ninyo, kaya nga, kayong mula bata pa hanggang nagiging matanda, mahirap. Siguro nanay, nakaranasan mo rin magiging maganda ang iyong buhay, no? No? Oo. Pero mas maraming hindi maganda. No, ganun yung karanasan natin. Pero kahit hindi tayo maganda ang ating buhay, pero pag mayroon tayong Diyos, hindi po yung problema. No? Kahit mamatay tayong mahirap, mayroon pa tayong pag-asa na natitira at hindi maliit na pag-asa. Kapag tayo maliligtas, titira tayo sa isang tahanang ginto. Alam mo, nang ako'y naglilingkod sa Panginoon, sabi ko, kahit gaano pag magsisikap ako magiging mayaman, anong magiging akin? No? Hindi ako maglilingkod sa Panginoon. Pero kung kahit mananatili akong mahirap, kapag ako'y maglilingkod sa Panginoon, ibubuhos ko ang aking buhay sa paglilingkod sa Panginoon, mayroon akong pakinabang. Kasi mayroong nangako sa hiniharap. Mayroon siyang inihandang magandang tahanan sa lahat ng magtatagumpay. Kaya nga gusto ko rin kasama sa magtatagumpay. At walang ibang paraan na tayo magtatagumpay kundi magpapagamit tayo saan? Sa gawain. Pagtatalaga natin ang ating mga sarili. No? At kung tayo ay nagsisikap sa buhay na ito, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung sa buhay lang na ito tayo umaasa, anong sabi niya? Tayo po'y kahabag-habag. Hindi lang, kung sa buhay lang natin ito, hindi tayo umaasa sa pangako ng Diyos, kahabag-habag tayo. Kasi ang makakatanggap dito, kaya nga ang langit, sinasabi ko ito palagi, ang langit hindi po ito lugar na aksidente o chance, no? Na bigla ka lang makapunta doon. Ang langit, ito po yung aking masisiguro sa inyo, ito po yung lugar na hindi aksidente o sulagma sa Bisaya. Ang langit, ito po'y inihanda ng Diyos sa mga taong naghahanda na papunta sa langit. Kaya nga sa ating paglilingkod, dapat goal-oriented tayo. Ano yung gusto nating abutin, maabot natin yan. Mayroong grasya na nakalaan sa atin, kaya natin yan. Nang ating titingnan ang pagka tayo dito, the building of the wall was made of jasper. Yung pader niya, gawa sa batong haspe. At ang city, ano, was pure gold like unto clear crystal. Ang siyudad, na, ano pag sabihin katulad ng crystal? Parang bubog. Malinaw. O pag tumingin ka sa, pag tumingin ka sa wall, kita mo yung mukha mo. Pag tumingin ka sa daan, makikita din yung mukha mo. Ito yung paglalarawan sa Biblia, gaano kaganda ang siyudad na inihanda ng Diyos. No? Sabi ni Jesus, in my Father's house are many mansion. At ang mga alagad, pinangakuan niya,
Pero hindi lang mga alagad, pati tayo. No? Kaya ganyan ang ano niya. Ng ating pag-aralan natin, ang foundation ng siyudad, ano ba itong pundasyon? Eh, siguro mayroong mga engineer dito. Pag magbabanggit ang Biblia ng pundasyon, saan yung nakalagay? Sa gilid, yung mga haligi. Huh? Oh, sa mga tukod. Yan yung pundasyon, ha? Huh? Oh, ang pag-unawa ko naman, nasa flooring. No? Pero kahit saan yan, kapag punta tayo dito, makikita talaga natin. Ang pag-unawa ko, ang syudad nakapatong sa 12, itong sari-saring mahalagang bato. Pero pwede din palang mga haligi. Pero ang haligi kasi pillars yun eh. Di ba? Iba talaga yung haligi. Oh. Pero ito, pundasyon talaga. Ang pundasyon, nasa ilalim talaga. Ang itong pundasyon, doon nakapatong ang syudad. No? Dito sa pundasyon, doon siya nakapatong. At ilang mahalagang bato ang pinapatungan ng syudad? Ang pinapatungan ng syudad, 12, garnished with many manners of precious stones. Ang una, haspe, ang ikalawa, sapiro, ang ikatatlo, chalcedony, ang ikaapat, emerald, no? Ang ikalima, chalcedony, ang ikaanim, sardius, ang ikapito, chrysolites, ang ikawalo, berilo, ang ikasiyam, topacio, ang ikasampu, chrysopasio, ang ikalabing isa, hasinto, ang ikalabing dalawa, amatista. Alam niyo na may nakita ako sa SM ng mga ganyang bato, yung jasper. Tinitingnan ko, medyo green siya na, ano? Oh, green na medyo matingkad. Kasi bato kasi. Yung sapphire naman, medyo blue. Yung manamakinan. At alam niyo pag idikit-dikit yung labing dalawa, alam niyo kung anong kulay? Pag idikit-dikit yung labing dalawang kulay, kulay rainbow. Nakapatong siya sa mga bato na kulay rainbow. Kasi ito palang syudad na bagong Jerusalem, pangako ito ng Diyos. Kaya pagpasok natin dito, ay nakapatong ito sa kulay rainbow. This is the promise of God. A city He promised to us. Kasi pinapangako talaga niya na ibibigay niya sa lahat ng mga magtatagumpay. No? Kaya nga pagpasok natin doon, damang-dama natin na tayo'y mayroong karapatan. Kasi pangako ito ng Panginoon. Kaya nakapatong ito sa 12 sari-saring mahalagang bato. Alam mo, nakuha ko lang yan nung napanood ko yung ano, movie ni Doug Bachelor. Ang ganda pala ng bagong Jerusalem. Ang pundasyon pala niya. Kapag ipagdikit-dikit yung 2 bato, ay kulay palang bahaghari. Na, mapapansin ninyo. At mayroon din siya ay mahaba at malapad na bakod. No? So, mapapansin niya. At nandoon yung 12 mga anghel na nagbabantay. At mayroong mga pangalang nakasulat doon. No? Ang anong yung mga pangalan? 12 tribes of Israel. At ito yung mga pintuan, yung gates niya, ang mga pintuan sa bakod ng syudad, ay ilang pintuan? Mayroong 12 pintuan. Kasi square yun, sa silangan, mayroong 3. Sa kanluran, mayroong 3. Sa north, sa south, tagtatatlo. At mayroong mga nakasulat na mga pangalan. Hindi ko nga alam kung saang tribe tayo. Pero sa palagay ko, lahat ng mga Gentiles belong sa tribe ni... Sininong tribe? Kay Judah tayo. Ha? Kay Judah tayo na tribe. Kasi doon tayo nanggagaling kay Jesus eh. Nagiging Israelites tayo dahil kay Jesus. Diba? Kay Judah tayo, kay maraming tribes si Judah. Na mapapansin ninyo, 12 tribes. No? Sa tatlo sa bawat side. No? Kaya nga mati pagtitingnan, ito yung syudad, mayroong mga pintuan. At yung pintuan niyan, ano bang, di ba, napapansin ninyo yung building natin o kahit sa bahay. Pero pag ang pintuan, anong pintuan na gawa? Gawa ng kahoy. Pero sa langit, hindi kahoy ang pintuan doon. Ha? Ang pintuan doon, kapatid, perlas. No? Kung ating titingnan yung ano, the 12 gates were 12 pearls. Napapansin ninyo? Itong 12 mga pinto, gawa sa 12
perlas. Mapapansin ninyo, every several gates was of one pearl. So, bawat pintuan, gawa lang ng isang perlas. Imagine ninyo yung langit na pupuntahan ninyo. Sa pintuan pa lang, mayroong nagpangalan, Tribe of Judah. Ay atin yon. alam natin na kay Judah tayo na tribes. Na mapapansin ninyo. At ang street, hindi lang ang bawat pintuan, isang perlas. Tapos ang lansangan ng syudad, anong lansangan niya? Ang highway ay pure gold. Ha? It were transparent as glass. Transparent talaga. Kaya pag kinang-kinang, bibigyan ka pa ng ganitong mana, reward. Ibibigay pa ito ng Panginoon. Bibigyan ka pa niya ng buhay na walang hanggan. Ano pang kulang sa iyo doon? Pero bakit ang mga tao pinagpalit ang inihanda ng Diyos sa mga bagay sa lupa? Kaya nga tinuturing ng Panginoon yung mga pinapalit nila yung mana dito sa lupa, yung pinapalit yung mana sa langit sa bagay sa lupa. Tinatawag talaga tayong mga mangmang. Kasi kaya nanawagan ang Panginoon sa lahat ng mga magtatagumpay na tayo'y magiging matalino. At sa pagiging matalino, kailangan alam natin, makukumpara natin kung ano ang mas maganda. Ang buhay ba dito sa lupa o sa langit? No, kailangan magiging matatalino tayo. Kaya pipiliin natin kung saan tayo pabor. Sa buhay sa langit o dito sa lupa. Kaya pag ilalarawan natin itong syudad na ito, kasi bawat pintuan may anghel na nabantay eh. Ito yung kalagayan niya. Napakalaki ng perlas na yun, no? At kung ating pag-aralan, bakit perlas ang pintuan niya, nagresisimbolo din yun sa kasaysayan ng kasalanan. Napapansin ba ninyo kung saan nanggagaling ang perlas? No? Sa dagat. Saan talaga particular nanggagaling? Sa? Sa Taklobo. Kabibi. Sa Bisaya, Taklobo. Dito, Tagalog ba yung Taklobo? Tagalog din yan. Akala ko Bisaya. No? Sa, no? Kabibi. Sa English kasi tawag niyan, oyster eh. Oyster ang tawag niyan. Doon yan siya nanggagaling. Alam niyo kung bakit yan ang perlas ang nilalagay ng Panginoon? Kasi nakakaranas tayo ng karanasan ng hindi maganda. Kasi ang perlas kasi, kung paano yun nabubuo sa karagatan, galing yan sa isang taklobo, galing sa isang oyster. Ang oyster, tagalinis siya sa dagat. Tagakain siya ng dumi. No? Mayroon, tagalinis siya doon. At naghahanap siya ng dumi. Ang mga malalaking isda, dumaan kung saan siya. Kasi binubuka lang niya yung kanyang katawan eh. Sabi na bubuka yung kanyang katawan, pag mayroong dadaan na malaking isda, ay ang mga buhangin ay kakalat yung buhangin. Hindi pupunta sa kanyang katawan. Pag makapasok na sa kanyang katawan, wala siyang kamay na kaya niyang alisin. Nakikita ng Diyos ang paghihirap sa kabibi na yon. So gumawa ang Panginoon ng isang bagay na nagmula sa kanya. Babalutin niya ng isang yung kanyang sulayba, no? Mula sa kanyang katawan magpo-produce ng isang sulayba na magbabalot doon sa yun sa buhangin na nakapasok sa kanyang katawan. Kaya hanggang lumaki ng lumaki at kaya na niyang iluwa. Pag may iluwa na, nagiging perlas na. No? Alam niyo ang kasaysayan ng perlas, mayroong bawat perlas na nabubuo, mayroong masakit na karanasan. There is painful story. At kapag papasok tayo sa siyudad, bawat isa sa atin mayroong painful story na ating naranasan sa buhay na ito. No? Kaya nga, pinili ng Panginoon na siya ang nagiging kasangkapan niyan. Pagpag-aralan ninyo yung siyudad na yan, mayroong dahilan kung bakit yung mga bato symbolize ng Panginoon a promise to His people na mananahan kasama niya. No? Ang perlas naman, alam ng Diyos na bawat naliligtas mayroong karanasan na hindi mabuti. At pinahintulot ng Panginoon yan para tayo magiging kanyang kayamanan. No? Ang ginto, kailangan iproseso sa apoy. Lahat ng mga bagay dumaan sa proseso, mayroong layunin ng Diyos para tayo magiging kanyang
kayamanan. No? At saan natin na mababasa? Kapag tayo magiging magtatagumpay, kahit tayo magiging tapat. Nakipagkabinant ang Panginoon sa Israel sa chapter 19. Diba binibigay ng Panginoon ang Ten Commandments sa chapter 20? Chapter 19 pa, nakipagkabinant na siya. Mayroon na siyang kasunduan. Kapag kayo'y magiging tapat, kapag susunod kayo sa aking kautusan, kayo ay magiging aking kayamanan. Sino yung kayamanan ng Diyos? Ang lahat ng mga tapat, ang lahat na sumunod sa kanyang kabinan. Tayo ang kayamanan ng Diyos. No? Kaya nga itong, kapag tayo magtatagumpay, ang kayamanan naman ng langit, ibibigay naman niya sa atin. Kasi tayo ang special na kayamanan ng Diyos. Kaya atin ang natitingnan, no? And the 12 gates, isang perlas lang yan, no? I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Anong wala? Maraming nakikita doon, pero anong hindi nakikita ni Juan? Wala doon. Sa siyudad na yon, walang templo doon. Ano bang ibig sabihin ng templo? Simbahan. Sa laki ng siyudad na yun, 2,400 kilometers, walang nakita si Juan na simbahan. Bakit? Kasi ang templo doon, portable. Temple. Saan na ba tayo sisimba? Wala tayong simbahan na pupuntahan pag araw ng Sabat. Pag saan si Jesus Christ, saan ang God the Father, automatic yun, templo natin. Pag lalabas si Jesus sa siyudad, no, ay doon na tayo sisimba sa harapan niya. Kaya walang templo doon. No, napapansin niyo? Kaya yung pinag-aralan ko, bakit walang templo doon? Kasi si Jesus pala. Sabi niya dito, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. So ang God the Father at ang God the Son, sila na ang templo doon. Pero bakit hindi nakasama ang Holy Spirit? No? Kasi mapapansin ninyo, si Juan nakakita ng vision. Si hindi din siya makakakita ng pangitain na yun kung wala ang Holy Spirit. Kaya yung nakita ni Juan, dalawa lang. Diba? Nakukuha ninyo? Father lang at saka Holy Spirit. Paano niya mababanggit ang Espiritu na siya yung nasa kanya ang Holy Spirit? Kaya nakikita siya ng vision. Kaya nga, yun yung problema sa isang propeta. Ang isang propeta, i-describe niya ang mga bagay kung ano lang ang nakikita. Hindi naman niya pwedeng dagdagan. Diba? Kaya mapapansin natin, pero I believe na pag tayo maliligtas na, makikita din natin ang Holy Spirit. Nakikita nga ni John the Baptist, bumaba na katulad ng ano, automatic na rin yun. Pagdating natin doon, saka na natin makikita ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga ito yung mga pintor nila, larawan nila kung ano ang langit. At ito po yung napakagandang lugar na pupuntahan natin. No? Ay isang, a city of peace. Payapang siyudad. Walang magnanakaw. No? Lahat dito sumunod sa, alam niyo ang ating sanlibutan, kung sinunod lang ang Ten Commandments, payapa naman tayo. Diba? Walang magnanakaw na huhulihin ang pulis. Diba? Automatic yun. Wala, hindi na kailangan ang pulis. Alam niyo, ilang milyon ang suniswildo ng pulis, tagahuli lang sa tagalabag ng utos. Pero pag walang magnanakaw, walang huhulihin ang pulis, yung pintuan natin, wala yung kandado dapat. Diba? Walang mga ngalunya, walang pamilyang nasisira. Kung bakit maraming sirang pamilya dahil ang asawa mo aagawin ng iba, no? Hindi sigurado dito, no? Kaya maraming sirang pamilya dahil nilabag ang utos ng Diyos. Pero pag hindi lalabagin ang 10 utos, mayroon akong topic sa YouTube, payapa ang buong sanlibutan. Ang sikreto ng kapayapaan, pagsunod lang sa utos ng Diyos. Kaya nga ang makapasok doon, mga banal lang. Ang mga tao lang na sumunod sa utos ng Diyos. Kasi pag sinunod lang ng tao ang 10 utos ng Diyos, ang isang komunidad, walang problema, no? Walang nag-aaway, walang nagsinungaling, walang nag-iimbot sa iyong pag-ahari, ang mga anak gumagalang sa magulang, anong klaseng sanlibutan? Napakagandang sanlibutan. Kaya nga, kapag babaguhin ng Panginoon ang anyo ng sanlibutang ito, ipagkatiwala lamang ito sa mga taong habang sila nandito sa lupa, sumusunod sa batas ng Diyos.
sila lang ang magiging tagapagmana. At sila yung tinatawag na nagtatagumpay. Na mapapansin ninyo, the gates of it shall not be shut at all by day, and there shall be no more night there, and there shall bring, they shall bring the glory and honor of the nation unto it. Na mapapansin ninyo, saraduan pa ba? Hindi na. Ano bang layunin natin kung bakit sinasaraduan ang pinto? May meron papasok na masamang loob, no? Masamang tao, kasi mayroong mapipinsala. Pero sa siyudad na yan, araw at gabi ay ano, bukas. Kasi walang magnanakaw doon. Kaya hindi pwede. Kaya sa ating lesson kanina, yung pag naglilingkod tayo, yung mga nagnanakaw, magtatrabaho na. Para mayroon na silang itutulong sa gawain. Ganun yung ano natin. No? At ang kaluwalhatian ng ano, ibibigay nila sa Diyos. Ang kaluwalhatian palagi. Alam niyo, matagal na rin ako sa gawain ng Panginoon. At pagkatapos sa gawain, maraming nagpupuri sa iyo. No? Isang malaking tukso din sa amin. Kapag maranasan namin ang maranasan ng taong pagtatagumpay sa paglilingkod sa gawain, maraming pumupuri sa iyo. Brother June, oh, minsan yayakapin ka. Pero hindi namin, sa amin din bilang mga ngaral, hindi namin malilimutan. Ang glory, hindi atin, hindi natin yun pag-aari. Ang glory, ibabalik natin palagi sa Panginoon. Kaya pagpupunta tayo sa langit, mapapansin ninyo mga tao doon. Sabi niya dito, "They shall bring the glory and honor of the nation into it." Kasi lahat ng naglilingkod sa Panginoon, ano man yung nagagawa o ginagawa, ibabalik nila ang papuri saan? Sa Panginoon. Ganon din sa atin ngayon. Habang mayroong nagbibigay sa iyo ng papuri, ibabalik mo palagi sa Panginoon. Kasi ganon din ang magiging kalagayan natin kapag ano natin. At walang walang gabi. Bakit walang gabi? Kasi liwanag palagi ang siyudad noon. Kasi ang liwanag doon sa siyudad, si Jesus Christ. Paano magkakaroon ng gabi na kasama mo yung liwanag? Papasok ka sa SM mula umaga, hanggang mag-alasize na, hindi mo malalaman kung araw o gabi pag nasa loob ka ng SM. Bakit? Nandoon yung liwanag. Hindi mo malaman kung gabi na o ano. Ganun din sa langit. Pagdating natin sa langit, kasama natin ang liwanag ng langit. Hindi mo na mapapansin ang gabi. Sabi niya dito, there shall be no night there. Walang gabi. At ito yung pinapakita naman niya sa 22, natapos na yung 21, dito na tayo sa 22. Sabi niya, pinakita niya sa akin ang pure river of water of life. Pinakita. Alam niyo sa panahon ni Adan, parang yung river of life, nandoon na yun sa Garden ng Eden eh. Pero hindi ko alam kung nandoon, pero ang sigurado ako nandoon, yung kahoy ng buhay. Pero dito, mula sa trono ng Diyos at ng Kordero, dalawa dyan ha, isang trono lang yan, pero dalawang nakaupo. Throne of God Almighty and the Lamb. Yung Lamb dyan, si Jesus yan. Isang trono, dalawang nakaupo. Kasi si Jesus nakaupo sa kanan ng Ama. Tandaan natin, hindi kasama dyan ang Holy Spirit. Kasi nung pinakita niya kay Juan, ang Holy Spirit nasa kay Juan. Kaya pagtingin ni Juan, hindi nakasama ang Holy Spirit. Hindi pwedeng makikita ni Juan dyan. Kasi ang Holy Spirit, siya yung siya yung gumagamit kay Juan na makita niya ang langit. Siya ba yung vista, nakasangkapan na nakikita niya ng langit. Nung nakita niya yung langit, hindi nakita ang Holy Spirit. Ba? Kaya mapapansin ninyo, sa trono, dalawang nakaupo. Ang God the Father at ang God the Son. Isang trono, pero mula sa kanya ay lumalabas ang tubig ng buhay, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Sa to, in the midst of the street, kasi yung lansangang syudad sa gitna, ay sa bawat side, dumadaan yung tubig ng river of life. Na sabi niya, mayroon namang in the midst, tree of life, bear 12 manners of fruit, and yielded her fruits every month, and the 12 and the leaves of the tree were of the healing of the nation. Mapapansin ninyo, sa ito yung ilog,
sa gilid naman nila, nakatayo naman yung tree of life. O niya, ang bunga niya, ilang klaseng bunga na namumunga siya sa bawat buwan? 12. No? Doon lang tayo makakita ng kahoy na iba't ibang bunga. O, mayroong avocado, mayroong mangga, o, di ba? At namumunga siya, yan lang yung kahoy ng buhay. Buwan-buwan siya namumunga. No? Kaya nga mapapansin ninyo, yung sa Isaiah 22, sa bagong langit at bagong lupa, dalawa ang pananambahan natin. At mangyayari na mula sa isang buwan hanggang sa isa pang buwan, mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat, paruroon ang lahat ng mga tao sa harapan ko upang sumamba saan? Sa akin. Kasi dalawa po ang pananambahan natin doon. Mayroong monthly at mayroong weekly. Yung monthly, kakain tayo ng kahoy ng buhay. Bago tayo kakain, bago haharbisin natin yon. Pagkatapos maharbis, kakainin. Pero bago natin kakainin yon sa harapan ng Panginoon, siya po ang magbabasbas sa kahoy na yon bago natin kakainin. Kasi ang ating eternal life, external, hindi internal. Ang magsusustain sa atin sa buhay na walang hanggan, ang kahoy na ito. At ang tubig na ating inumin. Ito yung dahilan kung bakit tayo hindi mamamatay. Kasi kasama tayo ng Diyos. Hindi tayo ginawa ng Panginoon na mayroong inward na mula sa loob natin, dito yung buhay na walang hanggan. Hindi. Ang buhay na walang hanggan, ibinihis lang. No? Kapag darating, di ba? Ibihis lang ng Panginoon ang immortality. At masusustain yan kapag kakainin natin ang kahoy at iinumin natin ang tubig ng buhay. Napapansin ninyo yung pagkasulat sa Biblia. Ganun po ang ating kalagayan. Paano yung dahon? Sabi niya dito, ang dahon ng punong kahoy, the leaves of the tree, were for the healing of the nation. Hindi sinasabing healing for sickness, kundi healing for the nation. Ano bang problema sa mga bansa? Sa palagay ninyo, ang problema sa mga bansa, pag maliligtas tayo, malaking problema si Adan. Kasi si Adan, ang tangkad ni Adan, pagtitingnan niya tayo, yung anak niya, taga diyan na lang. No? Kasi 14 feet daw si Adan sa paglalarawan. No? O 12 feet naman si Eva. Kunya tayo ngayon, mayroong 6 na lang tayo, 5, 4 ng mga babae natin. Mayroon pang unano. No, mapapansin ninyo, problema si Adan. At makikita ni Adan ang problema talaga sa kasalanan. Kasi nung nabuhay tayo mula sa mga patay, hindi tayo automatic magiging malaki. No? Mayroon ding proseso. Pag tayo ay akyat sa langit, yung mga unano na maliligtas, unano pa rin yan nung mabuhay yun sila. Akyat sa langit, unano pa rin yun. Pero ma-restore yun unti-unti dahil sa dahon ng punong kahoy. Yun yung herbal doon. Mayroon pa rin herbal pala doon, no? Oo. No, tapos, pero yung mukha natin, paano kayo yung mukha natin? Gaganda na rin doon. Kasi alam ninyo, yung mga mukha natin ngayon, na problema tayo kasi minsan. Minsan ang tingin natin, hindi tayo maganda, no? Mga pango, tapos disfigure. Ganun ang ano natin. Pero napapansin ninyo, kapag magkakaroon tayo ng general conferences yun sa ibang bansa, kapag makikita natin yung mga Bombay, makikita natin yung Chinese, hindi na natin tinitingnan yung pangit. Lahat palang nilikha ng Panginoon, puro pala magaganda. Kapag magkikita ng iba't ibang tribo sa iba't ibang bansa. Di ba? Napapansin ninyo, pag titingin kayo sa mga general conferences yun, hindi na natin tinitingnan ang mga Negro na mga pangit. Kapag sila'y aawit, sa ano na, walang pangit. No, napapansin ninyo? Kasi nakikita natin ang beauty kung paano tayo nilikha ng Panginoon. Ganon din pag dating natin sa langit, wala ding tao na tutukso na pango ka. Kasi ang mga tao doon mababait din lahat. Wala ding ano, mamimintas sa kanyang kapwa. No? Hindi na rin ano, at lahat din tayo ibabalik ng Panginoon. Saka ang Panginoon naman ang gumawa sa atin, pwede naman tayo mag-request. Pwede ba Panginoon pagandahin mo konti ang aking ano? No? Pwede na rin 'yon. At hindi natin alam basta ito yung panggagamot sa lahat nating mga
kapintasan. Oh, yan. Amen. Kita nung ni kapatid, may lalagod ako, ayaw kay Mrs. Y, kung ano yung pinakamagandang babae o lalaki natin nung tayo nabubuhay. Halimbawa, nung taong ko ngayon, kailan yung pagandahan mo, kasikatan mo, yun ang magiging mukha mo pag akit mo sa langit. Yun ang babaguhin ng Diyos. Ano? Ipupilita. Ayun. Makikita nyo ako agad sa process. May talata sa Biblia yan. Sa unang Korinto 15, na? Sabi niya sa huling tunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak. Alam ba ninyo kung sinong tumutunog sa pakakak na yon? Si Jesus Christ mismo. Ngayong tinig ng Arkanghel. Kasi yung Arkanghel, si Jesus Christ yon. Gigisingin niya lahat ng mga patay. Itong may kasiraan, sabi ni Apostol Pablo, magbibihis ito ng walang kasiraan. No? Itong may kamatayan, magbibihis ito ng walang kamatayan. Sa isang sandali, sa isang kisap mata. Subukan ninyong ikisap ang inyong mata. Gaano kabilis. Pag tumunog yung huling tunog ng trompeta sa isang kisap mata, bago ka na. Si nanay na mayroong maputing buhok, well, ano na, bata na. Huh? Ako na walang buhok, sabi ni sister, magkakaroon na ng buhok. Yun ang inihintay. Ganon. Ganon ang magiging kalagayan natin. Papasok tayo sa langit na ano? Walang kapintasan. No, ganon. Kasi, ay, Pastor. Lalo yung sinabi ni Brother Ricky, gusto ko sa Brother Ricky yung matutulos niya yung binasa niya ngayon, nabasa niya tungkol kay Mrs. White. Kasi habang nakikinig ako dun sa mga masayang nakikinig sa inyo at nagtatanong, nag-come up sa isip ko, brother, ganito. Kawawa naman yung mga tao hindi dumaan sa kagandahan na nagpapanahon sila ito. Kasi ngayon naman talaga tayo nakikita, it is because yung ating mga mata, ito yung mga makasalanan patungo sa ating isip. Na pag nakakita tayong tao hindi masyadong kaaya-aya sa ating mga mata, pangit na ang tingin natin. Kawawa naman rin yun. Kasi yun nalalapin nyo hanggang pagtanda nung lumalala yun. So parang unfair naman yata yung may usulat si Mrs. White na ang magiging image niya, yung kagandahan niya, yung kay, grasya ito, siya tinaki. Nung panahon na 18 niya, talagang pati puto ng kamay na bibigahanin niya. Pero attorney naman, ano, abogado naman talaga. Ibig kong sabihin, kung ito'y patutunayan ni Mrs. White, na yung isang tao, pagdating niya sa langit, ay ibibigay yung pinakamaganda niyang panahon na yun ang magiging image niya, ay unfair na yun sa mga, hindi talaga kaya yun. Okay. Ano lang mo yun, patalastas lang mo yun, ito mo yung panalaw ko niyang natin. Siguro may mga batayan tayo sa Biblia, kahit sa sulat ni Mrs. White, kung ano talagang ano tayo, kung ano ang magiging, kasi nung ipinaliwanag ng Biblia yan, tayo na yung mga, nandun na sa langit, wala nang, sabi nyo nga, wala nang mabimintas, kasi wala nang masama ang pag-iisip ko. So kahit anong siwalat ang ilong mo, hindi na sasabing, pangit mo, masama ng ilong mo, masama ng pagkakahulman ng ilong mo, wala eh, huwag na natin problemahin kung anong itsura natin doon, kasi pag pinublema natin, makamalungkot lang tayo, magkaroon tayo ng ibang interpretation. Dahil ang pinakamahalaga para sa atin, yung makakain tayo ng hinandang pagkain doon, makakain tayo ng tubig, makatapak tayo sa mga gintong daanan, makapasok tayo sa pernas na, yun ang pinakamahalaga. Kung so, natin pag-usapan yung image, sumasama pa rin ng mga hilat ang isang ilong. Kahit ang pakamalatili doon, baka pagdating doon, yung matukso pa akong check-check na, Brother Roy, bakit ganyan pa ang ilong mo? Bakit, di ba? Magkasala siya, pakailalim pa siya sa lupa. Basta pagkasikapan natin mga pasok sa langit. Yung buhok mo na namin problema ng brother, kung nakadami pa yun. Baka hindi ka namin makilala pag ginagawa ka ng pangyayon. Di ba? Okay? Kung... Ganyan lang ako. Ako na komentaryo ko lang ng brother Ricky. Brother Ricky, by produce niya yun, ay
Ipanalangin natin yung hindi dumaan sa kaayaan pa nila. Nasaan yun ang baguhin ng Diyos. Okay. Kaya ganun yan. Thank you, Kapatid. At least maganda yung isip natin, ha? Kasi marami talaga tayong iniisip kasi hindi natin nakikita ang langit. Pero kapag tayo makapunta na roon, lahat ng mabubuti na iniisip natin hindi pa ganyan. Higit pa dyan. Namamagansin ninyo. Kaya nga, ang dagot ng punong kahoy, gamot ito para sa mga bansa. Kasi unti, sa sulat ni Ellen G. White, ang restoration pala unti-unti, hindi biglaan. At sa pamamagitan ng proseso, ito yung gagamitin natin doon. May restore ang dati natin kalagayan. At sabi niya dito sa 3, and there shall be no more curse, no? But the throne of God and of the Lamb shall be in it. And his servant shall serve him. Na mapapansin ninyo, doon sa ano doon, wala nang sumpa. Ano mang kalagayan natin ngayon, isa lang ang pinagmulan yan. Dahil sa sumpa. Alam niyo yun, yung mga pinanganak, pag ano, biak na dito yung ano nila, mapapansin ninyo, kawawa naman yung ganun. Mayroong, sa panahon nga ni Jesus Christ, mayroong pinanganak na bulag, si Bartimaeus. At pinagbintangan pa si Bartimaeus kasi dalawang usapin sa buhay ni Bartimaeus. Ang iba, turo ng mga Pariseo at Eskriba, si Bartimaeus daw ang magulang niya nagkakasala. Kaya pinanganak siyang bulag. At ang iba naman nag-iisip na habang nandoon si Bartimaeus sa tiyan, nagkakasala siya doon. Kaya pinanganak siyang bulag. Pero yung mga alagad hindi nakatiis, tinanong talaga nila si Jesus. Guru, ano bang masasabi mo? Sino ba talaga ang nagkakasala? Yung magulang niya o si Bartimaeus? Gustong maklaro ng mga alagad, pero anong sabi ni Jesus Christ? Nagkakamali kayo. No? Ay ipinanganak siyang bulag dahil sa pamamagitan niya, mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya minsan pala, mayroong mga ganyan na mayroong kapansanan, pero sa pamamagitan pala niya, mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Mayroon namang isang author nag-paraphrase, sabi ng sulat niya, sabi ni Jesus, nagkakamali kayo. Hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkakasala ang kanyang ina. O hindi din siya ipinanganak na bulag dahil nagkakasala siya sa tiyan ng kanyang ina. Isa lang ang dahilan kung siya ipinanganak na bulag, sapagkat siya nakatira sa sanlibutan kung saan naruroon o nandito ang kasalanan. Kaya nga, lahat ng kapansanan, no, pinipintasan ng mga tao, naranasan ng tao yan dahil saan? Sa sumpa. Kasi ang sanlibutan natin, sinumpa ito ng Diyos. Pero sa bagong Jerusalem na yan, ito yung assurance ng Panginoon. Wala at ano niya, there shall be no more curse. No? Wala ng sumpa. At ang trono ng Diyos at ng kordero ay naroroon. Siya'y paglingkuran ng kanyang mga lingkod doon. Wala ng sumpa doon. Kaya nga ating tinitingnan yung Tree of Life, no? Naghihintay talaga yung mga tao doon na mamumunga na. No? Kasi ito yung pag-asa dito nila no. Sa 5, and there shall be no more night there. No need, walang kailangan ang liwanag. Sa buhay kasi natin dito, dalawa ang importante na hindi pwedeng wala. Ang tubig at ano? Ilaw. At ito yung binabayaran natin buwan-buwan. Di ba? Dito yumaman ang maraming mga negosyante dahil sa tubig at ilaw. Ang Meralco, yumaman dyan. No? Napukor. Laking yaman nila. Video na kinikita nila. Kasi nagbabayad tayo. Pero sa langit, ang supply doon, wala nang bayad. Kaya nga, kung ano yung pinakamahalaga natin dito, pera, mahalaga. Pero doon, wala nang pera. Libre lahat. No? Kaya nga, hindi na rin nakailangan ng liwanag o liwanag man ng araw. Hindi sinasabi ng Biblia na wala ng araw. Hindi yun ang nakasulat sa Biblia. Pero ang liwanag ng araw, hindi kailangan. No, bakit kayo sinabing hindi na kailangan? Kasi si Jesus Christ na ang liwanag. The Lord gave it them light and He shall reign forever and ever. Siya na ang magiging ilaw doon. Kaya mapapansin mo, pag si Jesus ang ilaw, lahat ng mga tao gustong kasama si Jesus. No? Kasi siya yung ilaw, pag mananambahan din tayo,
kung saan si Jesus, doon tayo mananambahan. Sabi ni Jesus, o sa labas tayo ng Jerusalem. O. Oh. Yan po ba? Ang sa dami na bahay na yan, meron pa kong mga alikabot, magmuhin pa pa. Magpapaaba tayo, kung magtitinayang pa tayo. At hindi pa niya, ganyan pang tanong. Isa pa yung tanong na, ano bang sirang doon? Diba? Diba? Yun. Marami tayong tanong kasi hindi pa natin inaabot. Kinukumpara kasi natin ang buhay dito natin, gusto nating dadalhin pa doon. Meron kayang alikabok pa doon. Pero ito yung ma-assure ko sa inyo na ang langit isang lugar na hindi marumi. Kung ilalarawan natin ang langit, nakikita ninyo yung isang halama, mga kahoy, pero yung kahoy walang dahon na mahuhulog. Mayroong bulaklak, pero ang mga bulaklak hindi nalalanta. No? Mapapansin ninyo, lahat ng makikita ninyo, evergreen, no? Carpeted sa lahat ng mga halamanan kahit kasaan pupunta. Si Ellen G. White, mayroon siyang nakikitang mga puno. Mga damo, pero ang kulay nila parang silver. Na tinitingnan nila, ang ganda ng mga damo. Ang ganda ng mga punong kahoy. Kasi ang mga kahoy doon, walang dahong nahuhulog. Kaya pag imagine ninyo yung langit ay isang malinis na lugar. At ang mga ano din, hindi kailangan damo kasi ay mga damo parang carpeted na rin. No? Saan ka man pumupunta ay ano na lahat. Malapit na tayong magtasapos, ha? No? Naulit lang ito. So papansinin ninyo, ganito ang kalagayan niya, ang siyudad niya, no? And ito yung pinakamaganda. And they shall see his face and his name shall be in their forehead. Sa lugar na yon, makikita na natin ang kanyang mukha. Ngayon, naglilingkod tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos kahit hindi mo siya nakikita. Yun yung pananampalataya. Pag nagtitiwala ka sa Diyos na hindi nakikita, yan ay pananampalataya. Pero doon, hindi na pananampalataya. Kaya nga sabi ni Pablo, ano ba yung tatlo? Ang pag-ibig, pag-asa, pananampalataya. Pero ang mananatili, isa lang eh. Pag-ibig lang. Kasi ang pananampalataya, pag makikita na natin si Jesus, ay mag-pass away na rin eh. Kasi nakikita na natin. No? Pero mapapansin niyo, ang pag-asa, pag dumating na yung inaasahan, yun na. No? Dumating na ang iyong pag-asa. Pero ang pag-ibig, mananatili. Kasi kayo at ako magmamahalan doon. No? Ganun ka ganda yung langit na ating pupuntahan. At saan ang gusto mo? Libre. Kung gusto mong pumunta sa ibang planeta, pwede din. No? Pero ang pinaka-inaasam-asam, yung pupuntahan nila si Jesus every now and then. No? Pwede mong pupuntahan si Jesus araw-araw. Si Jesus din, naglalakad din. Tinitingnan niya ang lahat niyang creation. No? Yan yung mababasa yan. Mayroong nagtanong at mayroong bata na nagtanong sa kanya. Kasi mayroong scar na makikita sa kanyang kamay. Alam niyo yung paghihirap natin dito, sabi ni Ling G. White, malilimutan natin ito kahit sa Biblia. Ang paghihirap natin dito ay hindi na natin maalala pa. Bakit hindi maalala? Dito, hindi ka dumating ng 100 taon. Pero doon, million, billion, trillion of years, maalala mo pa ba yung 100 na taon? Ikukumpara mo yun sa hindi mabibig. Alam niyo pagdating natin sa langit, ito yung tanong na hindi natin itatanong. Ilang taon ka na? Huh? Hindi na yan natin makinig doon. Diba? Ito pa pag tayo magkakilala, ilang taon ka na kapatid? Kasi, mapapansin mo, hindi ka na magtanong doon kasi hindi kailangan itanong. Kasi, walang katapusan. Pareho tayo, pag-akyat natin sa langit, sabay tayo. O paano matatapos yun? Diba? Kaya pareho ang edad natin doon. No? Kaya nga, hindi na
kailangan. Kaya nga, pinakamaganda. At dito, ang description pa ng Biblia ay sa 3. No? Sabi niya dito, I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men. And He will dwell with them, and they shall be His people, and God, and shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall be any more pain, for the former things are passed away. Na gusto kong ipapaliwanag dito na doon sa langit, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga... Alam mo, pag-aralan ninyo kahit sa sulat ni Lindsay White sa The Great Controversy o sa Biblia, ang langit, after 1,000 years, yung siyudad sa langit, saan yan dadadalhin yan? Sa ating planeta. Yung New Jerusalem, yung 2,400 kilometers, ibababa ng Panginoon dito yan. No? Saan yan niya ibababa na lugar? Bundok ng Olibo. Bago lalapag ang bagong Jerusalem, ilapag ni Jesus ang kanyang paa doon. No? Mabasa natin yan sa Zacarias 14. Tapos, ang bundok ng Olibo, mahati yan sa apat. From east to west and south to north, magiging isang malaking valley, bababa ang bagong Jerusalem. Ang imagination ko noon, nandoon lang sa taas, tinitingnan lang ng masama. Pero nung binasa ko sa sulat ni Ellen G. White, hindi pala. Lapag talaga sa lupa. Pagkalapag sa lupa, gigisingin na ni ng Panginoon, bubuhayin na niya ang mga patay. Pagbuhay sa mga patay, ay si Satanas, pangungunahan niya ang ano na paligiran yung siyudad na yon. Pero doon sila paulanan ng apoy. Mapapansin ninyo, at ang gusto kong dadalhin sa inyo ngayon, bakit ang kaharian ng Diyos ililipat sa ating planeta? Anong kadahilanan? Ha? Bakit ang, napapansin ba ninyo, ang trono ng Diyos ay nasa mga tao na saan ba titira ang Diyos magpakailan-kailanman? Dito sa ating planeta. At alam niyo kung bakit, anong dahilan, bakit ililipat niya sa ating planeta? Kasi itong planeta natin, nagkakaroon ng sentimental value. Dito nabubuhos ang dugo ng kanyang anak. Kaya, willing ang Diyos na ililipat niya sa ating planeta. Hindi niya iiwanan ang ating planeta. Kasi dito, nagkakaroon ng pagtubos. At kung pupunta, magkakaroon ng Universal Council ulit, ang mga tao sa ibang planeta, dito na, o dito na pupunta. No? Kasi, ang ating planeta. At ito yung kagandahan. Kaya yung pagbabasahin ninyo yung pangako ng Panginoon, ilang beses ko na itong nabasa, pero tumutulo ang aking luha. Kasi sabi ng Panginoon, no? Sabi niya, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao na, at siya, mananahan na kasama nila. Ito yung longing desire ng Panginoon. They shall be His people and God Himself shall be with them and be their God. At papahiran niya ang luha sa kanilang mga mata. Bakit binabanggit talaga na papahiran ng Diyos ang luha sa ating mga mata? Dalawang bagay na dahilan, mayroong dalawang dahilan kung bakit tayo umiiyak. Una, mayroong mga tao na umiyak nang pumapasok sila sa siyudad. Buong buhay nila, wala silang kaginhawaan. Puro kahirapan. Nung natanggap na nila, naranasan na nila ang inaasam-asam, ang pag-asa na hinihintay nila, napaiyak sila. Kaya, umiyak sila nung ibinigay sa kanila. Ang pangalawang grupo sa mga tao, nung sila'y naligtas na, no, naranasan nila ang kaligtasan, naalala nila ngayon ang mahal nila sa buhay. No? Ang aking kapatid, ang mahal kong kapatid, ang aking mga kamag-anak, ang aking mga magulang, hindi naliligtas. Iiyak ang mga tao. Lalo na yung susunugin. Kasi kapag susunugin ang mga masama, sang-ayon sa awit, kapag sila'y mahihiwalay, makikita mo. No? Kapag sila'y susunugin, nakapaligid ang isang grupo na sa loob ng syudad, ang isang grupo nandun sa labas. Kapag sila paulanan ng apoy, iyak, umiyak ang mga maliligtas. Pero sabi ng Panginoon, ito'y pinili nila. Pinapasya nila ito. Wag na, ano, sila mismo ang pumipili ng kanilang destinasyon. Iiyak ang mga maliligtas, pero papahiran na ng Panginoon ang luha sa kanilang mga mata.
No, sabi niya dito, sabi, papahiran niya ang luha sa kanilang mga mata at anong kasunod? Hindi na magkakaroon ng kamatayan, kalungkutan, o iyak man. Yan lang yung last ninyong iyak. Pagkatapos, wala na, hindi na maririnig ng iyak o sakit. Lahat ng mga bagay ay naparam na. Kaya nga ating na, nakikita, sa verse 5, and he that sat upon the throne said, behold, I make all things new. And he said unto me, write, for this word are true and faithful. Sabi ng Panginoon, ginawa ko ng bago ang lahat ng mga bagay. Isulat mo ito, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Kaya nga, isa sa akin nagpapalakas, no, sa aking pananampalataya, ang dalawang kapitulong ito. At palagi ko rin itong binibigay sa mga iglesia kung saan ako naroon. Sana ito'y magiging pag-asa ninyo. At hindi lang yan, sa labas ng syudad, sabi ni Isaiah, pwede tayong magtayo ng mga bahay. At alam niyo pag nagtayo ng mga bahay at magbubukid din tayo. Pero ang ating kalagayan, pag ikaw ang magtatanim, hindi iba ang aani. No? Pag ikaw ang magtatanim, hindi iba ang kakain. Hindi tinuturuan tayong magiging tamad. Mayroon pa rin activity kasi nang ginawa tayo, mayroon talagang activity. Sa Garden ng Eden, ginawa sila ni Adan para pangasiwaan, alagaan. No? Sa pasimula, dinidisenyo talaga ng Panginoon na katulad niya mayroong gawain. Pero sabi ni Jesus, kapag kayo'y magtatanim, ikaw lang ang kakain. Pag magtayo ka ng bahay, hindi iba ang titira. Ikaw ang titira. No? Ayun ang iyong bakasyonanan mo. Mayroon kang syudad na kondominium sa city, sa labas ng city, mayroon ka rin farm. No? Farm. At kapag ikaw ay magtanim, magtanim ka ba ng mangga, na maraming mangga, na ikaw lang naman ang kakain doon? Diba? O sa isang puno ng mangga, dami, sako-sako, kaya mo bang kakainin yung sako? Isang puno lang itatanim. Thank you.
usikapan natin na makarating sa langit na bayan na inihanda ng ating Panginoon upang ang lahat ng bagay na yan ay makarating sa natin. Parang kanya-kanya na ba, no? Kasi mayroon na kang sariling lote doon, no? Mayroon kang lot area. Tapos pag magtanim ka, parang iyo lang. Pero sa langit, pwede din na ang iyong prutas dadalhin mo sa iyong kaibigan. Pwede din na ang kanya dadalhin sa iyo. Kasi hindi na mga madamot ang mga tao doon, eh, di ba? Mapagbigay na rin. Pwede din na, ano, lahat nating ari-arian, pwede din nating isishare. Pero ang description ng Biblia, ito yung sinisigurado, kasi ang karanasan kasi natin dito, mayroon tayong tinatanim, pero pag ano, binibinta natin, lilipat na naman tayo. Hindi na magiging karanasan na ganyan. Ang karamihan ngayon, nagpatayo ka ng bahay ngayon, ibang yung pinatira kasi pinaupahan mo. Nagiging generating income kasi. Pero sa langit na bayan, walang ganyan. Iba ang ating karanasan sa ating karanasan ngayon. Pag ikaw tatayo, magtatayo ng bahay, ikaw lang talaga ang titira. Oh, yan lang talaga kasi pagbibigyan ka ng lot area, ang layunin naman doon, hindi ka para magpapagod eh. Bakasyonanan lang ninyo. Kasi ang area kasi, yung 2,400 kilometers, ang Pilipinas to Japan, nasa 3,000 kilometers yan. Pero pag i-square mo lang yan, ganyan lang ang Jerusalem. Pero ang buong sanlibutan, mas malaki pa talaga yung lot area. Kaya ibig sabihin, hindi lang tayo sa loob ng syudad, mayroon din sa labas. Lahat ng nasa sa labas, pwede pa i-cultivate ng mga maliligtas at magiging tahanan. No? At labas at loob ng ano, ay ibibigay ng Diyos sa atin bilang mana natin. No? Ganun ang magiging kalagayan. Ang tanong din ni sister kanina, no? Kung magtayo tayo ng bahay, mayroon palang pag-aasawa o oh, mayroon pang pagpag-asawa. Naalala mo yung sulat ni Jesus Christ? Nalimutan ko lang sa Lucas o sa Mateo. Di ba mayroong isang Saduceo nagtanong kay Jesus? Kasi ang mga Saduceo, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Oh, sa resurrection, sabi niya ano? Ay, ang paniniwala nila, nagtanong sila kay Jesus, sabi nila, Guru, paano yun ang isang lalaki ay nagkaasawa ng pitong babae ang kanyang asawa. Kasi nung namatay yung kanyang asawa, ay yung kapatid, sa batas kasi ni Moses, asawahin yung kapatid. So namatay yung ikalawa, ay inaasawan niya uli yung kasunod na kapatid, hanggang naubos silang pito. Sabi nila, sa pagkabuhay na mag-uli, sino sa kanilang pito ang magiging asawa sa isang lalaki? Pero anong sabi ni Jesus Christ? Nagkakamali kayo. Kasi sa pagbabagong anyo, no, kung saan ibibigay na ng Panginoon ang buhay na walang hanggan, ay hindi na pinag-aasawa o pag-aasawahin pa. Magiging katulad na sila sa mga anghel. Si Jesus Christ ang may sabi niyan. Sa sulat ni Ellen G. White, yung bilang ng mga anghel, papalitan natin. Ang antas natin, magiging katulad na rin tayo sa mga anghel. Ang responsibilidad ng mga anghel, magiging responsibilidad na rin natin. Kasi tayo'y kapalit sa mga bilang na nabawas dahil sa rebellion. No? Kaya nga, hindi na tayo mag-aasawa doon. Sa buhay lang na ito. No? Kaya nga, wala nang malisyo din doon. Kasi hindi na pinag-aasawa. Baka mayroon pa kayong tanong. No? Bible tungkol sa mga katanungan natin na pwede bang dumimi doon? Ano ba ang tayo ba ay matutulog pa doon? Wala nang gabi. So wala na sigurong tulog, wala nang ating kamatayan kahit pumunta ka sa puno at lumukso ka sa pinakamataas na puno, hindi ka mamamatay. Bakit?
may mga anghel eh, no? So, huwag mong problemahin yon. Okay. Huwag mong problemahin yung mga pagtulog-tulog na yon. Okay? Ang problemahin daw po natin kung paano tayo makakaharap kay Kristo ngayong ikalawang pagdating niya. So, yun po ang ating gagawin ngayon, ang ganapin po ang kanyang kalooban. Dala ninyo yung susi natin doon na makaharap tayo kay Kristo, yung ating karakter. Ito lang yung pinakasusi. Na abutin talaga natin yun yung pagiging katulad ng ating Panginoon. Yung ating pag-iisip, yung ating pananalita, ito yung pinakamahalaga. No? At pagdating natin doon, yung pinag-aralan natin, hindi pala. kasi sabi ng Panginoon, ano yung mga bagay na hindi nakikita ng mata? Ang mga bagay na hindi narinig ng tainga, ano man pinag-aralan natin ngayon, narinig ninyo yan. Ito yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa lahat na nagsisiibig sa Kanya. Ang kailangan natin sa buhay na ito, yung antas ng pagmamahal natin sa Diyos, ito yung ano natin palalawakin. Gaano ko ba kamahal ang aking Diyos? No? Paano ko ba siya pinaglingkuran? Ilang oras ba ang ginugugol ko sa aking Panginoon? Pagdating din ng panahon, ibabalik ng lahat. Kasi ang ating paglilingkod, para itong nagbabangko tayo eh. Sabi ng Panginoon, no? Sabi niya, ay meron siyang ano eh, ay mag-iipon daw tayo ng kayamanan saan? Sa langit. Kasi dito sa lupa, maraming mga kalawang, no? Ang mga kayamanan natin, mawawala, nanakawin. Pero ang ating kayamanan na ipunin doon sa langit, na walang kalawang, walang magnanakaw, at hindi maaagaw na yung iba. Sana ngayong hapon, mayroon kayong natutunan at ang buhay, ang atin sanang pinag-aralan ngayon, isang inspirasyon na lahat tayo gustong makapunta doon. At isa lang ang ating kailangan ay ang ating karakter, ating iingatan. At kailangan tayong lahat magtatagumpay sapagkat ang Panginoon nanawagan na tayong lahat ay magtatagumpay. Ito ang aking panalangin.